Ang kakaiba dito is may isang taong nagpapakain sa kanila. At yun si Tatay Rodolfo. At nung nakita ko yung pinapakain, it was feeding kangkong, which is tama kasi itong mga ibid na ito are mostly vegetarian but they can be carnivorous at times pagka may pagkakataon. Labing tatlong taon na daw, ginagawa ni Tatay Rodolfo ang pagpapakain sa mga ibid. Isang ibid lang daw ang sinubukan niyang pakainin noon hanggang sa dumami na ng dumami ang dumadayo sa bahay niya. Ito yung parati niyong nadadatnan pagkagising niyo sa umaga. Oo, wala akong ibang libangan kundi ganyan eh. Ilang ibid yung nakikita niyo ng kumakain sa umaga? Pinakababa, 20. 20? Pag pinakamarami naman, kuminsan maabot ng 40. Parati sila nakatingin dito sa taas sa akin. Pagkatapos kumain, nagpapahinga ang mga ibid sa bakawan sa tabi ng bahay ni Tatay Rodolfo. Dito sa harap natin ngayon, I think 20 plus up to 30 plus ano ang nandito sa harap natin. Ano? Busog na ata sila eh. Mga dato ng tiyan. Hindi nyo pa na ano, basta sa inyo, ang mahalaga, pakainin lang ninyo, ano? Nag-set up kami ng iba't ibang camera para makunan sila ng mas malapitan pa. So ito, ano, naglagay tayo ng mga camera traps dito. So we'll take advantage na ma-set up natin yung mga cameras natin so that we can get a very close footage of our sailfin lizard o yung ibid. Ilang oras kong pinanood ang galaw ng mga ibid at ilang pag-uugali nila ang maswerteng na idokumento ng aming grupo. Sa kabilang parte ng ilog, isang ibid ang taas babang pinapagalaw ang kanyang ulo. Ang tawag dito ay head bobbing. This is courtship, ha? Baka mag-mate pa ito sa harap natin. Nagliligawan sila. Yung itong pathway na ito, ayun o, may nagme-mate. Ayun o. The male is biting sa nape niya. So dito pa lang, marami na tayong ma-observe na behavior dito. Nakita ko yung mga courtship behaviors nila, no? Like the head bobbing, inviting. You can really see how the balance of nature works. Noong 2013, naidokumento namin kung paano tumakbo sa ibabaw ng tubig ang mga batang ibid. Pero kaya rin pala itong gawin kahit ng malalaki at matatandang sailfin lizard. Kung paano tumakbo yung mga batang sailfin lizard, ganun din yung mga malalaki na halos angat yung katawan at paalang ang tumatakbo sa tubig. Ginagawa ng mga ibid ang ganitong pagtakbo sa tuwing nakakaramdam ng panganib sa paligid at para mabilis na makatakas mula sa kanilang mga predator. Sa ibang lugar, itong mga ibid na ito ay hinuhuli, pinupulutan, hinuhuli para ibenta sa pet trade. Ito yung kabaliktaran. Walang nagsabi kay Mang Rodolfo na gawin ito, na-amaze ako. Na may mga tao palang ganito na hindi mo may isip na to do conservation in your own way.